Session is now called to order. Please rise for the Philippine National Anthem. The Honorable Warren Sinha to lead the opening prayer. Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Dear Lord, as we deliberate in today's session, give us the wisdom to overcome passion. Give us that understanding heart to do away with prejudice. Give us the foresight to know what the future may devise. Give us the courage and strength to seek the truth and what is good. Give us the facility of language that we may be understood. And finally, our Lord, make us worthy public servants of this province. We deeply love and highly honor the province of Camarines Sur, the premier province of the Bicol region. Amen. The secretary now, please do the roll call. Honorable Vice Governor Fortunato C. Peña, UBI. Honorable Board Member Warren A. Sinyar. Honorable Board Member Darius S. Nopra. Honorable Board Member Fabio F. Figuracion. Honorable Board Member Nelson B. Julia. Honorable Board Member Rudito P. Espiritu Jr. Honorable Board Member Emmanuel H. Noble. Honorable Board Member Hilmar S. Pacamara. Honorable Board Member Amador L. Simando. Honorable Board Member Giovanni A. Sinyar. Honorable Board Member George R. Bengua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Mr. Chairman, I have the honor to certify the existence of a quorum. Considering that we have now the quorum, we will now proceed to the approval of the journal. The Honorable Amador Simando. Yes, Mr. Chairman. At this juncture, may we move for the approval of the journal of the previous session, the journal dated November 17, 2015, of the 115th regular session. Any second? Hearing none, the journal dated November 17, 2015 is now considered approved. Approval of the agenda. Any inclusion from the body? Yes, the Honorable Warren Sinyar. Then next, the Honorable Maymay Pacamara. Thank you, Mr. Chairman. Inclusion, Mr. Chairman, under committee report. Just one item, Mr. Chairman, from the committee on appropriations. Yes. I'm up for its inclusion, Mr. Chairman, under committee report. Committee so, for inclusion under committee report, any second? So, duly seconded by Honorable Pacamara, the said committee report is now considered in the agenda. Any other inclusion? Then, the Honorable Pacamara. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Good morning. I have two items for inclusion, Mr. Chairman. One is a resolution authorizing Honorable Miguel Luis R. Villafuerte, Governor, Province of Camarines Sur, to purchase
25,000 sacks of rice from National Food Authority relative to its continuing food assistance program, Food for Work scheme of the El Verde project, pathwalk construction, and other small infrastructure related project, debt assistance and stock filing of rice in the event of occurrence of natural or man-made disasters and calamities as a component of the environment and climate change adaptation program and as incorporated in the annual investment program AIP of the province of the provincial government of Camarines Sur. For its inclusion, Mr. Chairman. For inclusion under business of the day. Business for the day. Any second. So that is seconded by Honorable. And one more thing, Mr. Chairman. Senior. Ordinance, resolution ordinance regulating the extraction and quarrying of sand and gravel in the province of Camarines Sur, particularly in the municipality of San Jose, and prescribing fees thereat and for other related activities and other purposes under first reading. Under first reading. So, any second? Second. The same, the list is conducted by Honorable Simando. They said two items under business for the day is now considered under the agenda. Okay, thank you very much, okay. Mr. Chairman. May I be recognized, Mr. Chairman? Yes, the Honorable Simando. May I move for the inclusion of this resolution under the business for the day, a resolution authorizing the Honorable Governor Miguel S. R. Villaverde to negotiate, enter into, and sign for in behalf of the province of Camarines Sur a memorandum of agreement with the National Housing Authority relative to the implementation of housing projects in two relocation sites located at May Katmon, Milaor, and Mambolo Biho Libmanan, all in the province of Camarines Sur. Under business for the day. So, any second? The law seconded by Honorable Bingwa. They said resolution is now under other, inclusion of the agenda. Any other inclusions? Mr. Chairman. Yes, the Honorable Warren Senior. Inclusion, Mr. Chairman, under first reading. Under first reading. The principal sponsor of this ordinance, Mr. Chairman, is the Honorable Vice Governor Ato Peña. I am the co-sponsor, Mr. Chairman. An ordinance establishing the Camarines Sur Barangay Good Governance Academy, CSBGGA, defining its powers and functions, appropriating funds, therefore, and for other purposes. One of the sponsors, Mr. Chairman, is the President of the Liga ng Mga Barangay, Honorable Bengua. And I move for its inclusion, Mr. Chairman, under first reading. Any second? So, the law is seconded by Honorable Bingwa and Honorable Banisinya under first reading. Yes. Any other inclusion? So, if any other inclusion, we now proceed to the next agenda. Are there being no other inclusions, Mr. Chairman, on the agenda for today? May I move for the approval of the agenda as amended? Any second? The law is seconded. The agenda for this 117 session is now considered approved. Next item. Appearance of guests. Mr. Chairman, there are four guests who were invited to this session at the initiative of the Honorable Board Member Nelson Holia. The first guest is Engineer Rebecca J. Roses, District Engineer, DPWH. Office of the District Engineer Camarines Sur in Second Engineering District, Baras Kanaban, Camarines Sur. May we know whether Engineer Rebecca Roses is around? May I know the Provincial Secretary? If or is she represented? Yes, Your Honor. From the DPWH, Your Honor, we have Debbie Escano, Engineer 3, Roman Herrick Lazer, Engineer 2, and Beda Esmeralda. Engineering assistant. So may we request that the representative of Engineer Rebecca J. Roses sit the in front and occupy the space for guests.
So please proceed to the designated. So may we call on board member Julia? The guests are ready. Please. BNR pa po. Still have another set of guests. BNR. So I think there are also another set of invitation, the DNR. Considering that, please now. We also call on one of the invited guests, Miss Janine Grahida of the sales head Bicol Market, Bayan Telecommunications Incorporated, Bloomington Street, Naga City. Is there any representative? We present the other invited guests. So if none, please move to the suspension of the rule. We proceed with another guest, Mr. Rene P. Camazzo, OIC Penro, Department of Environment and Natural Resources, Panganiban Drive, Naga City. Where is Mr. Camazzo? May representative siya. I think we have a representative. Is there any representative? Miss Daisy Terciano. Okay. OIC Technical Services Division. And Melanie Rojas. Okay. From the DNR. How about Mr. Rolando A. Panti, OIC General Manager, Camarines Resort 2 Electric Cooperative? Mayo. From Kasoraiko 3. Any Kasoraiko representative? 2. If none, Igwa. Mayo po. Mayo. If none, please move for the suspension of the rule. May we move, Mr. Chairman, for the suspension of the rules to accommodate our guest. So I am now giving the floor to the Honorable Board Member Nelson Hulya to interpellate his guest. May I acknowledge now the presence of the Honorable Nelson Hulya? Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, halos palan mayo si Satoya mga mayor na imbitado. Mga representative lang as in ansarong opisina na Satoyang imbitado, mayo pa. Mayo po nag-apreser si Mr. Rolando Panti. Delikado ni Mayo Panti. Ano daw ang kadipisilan ka na iyo? Premier Mr. Chairman, sa tuya rin yung mayor na bisita, na imbitado iyo po ang opisina ka ni PWH, na iyo po ang minakonektar duman sa tulong opisina na nasa tuya pong pinag-imbitaran para po sa kalinawang kang issue na sa tuya pong bubuksan din sa tuya ng decision. Premier, magpasalamat sa opisina ka ni PWH na sa pamamayo ni Engineer Roses sa iyo pong panagos na pagpadara sa muyang request hindi sa kunang palalawigan kan kopya, kan gabos na proyekto kan sa iyo pong opisina magpun sa mga pinag-iimplementar ay implementar as in na implementar na. Salamat po sa iyo pong opisina. Ta kamulang po ang sa gabos na distrito kan engineering office hindi sa Camarinesor. Kambulang po ang nagigibukan ninyo. Ito pong ibang mga district offices na sa mga pinag-requestkan pag-ininda dahil lang nagsunod as in ginibuan sa inyong pangako sa sangunang palalawigan. Kaya salamat sa inyong opisina. And sa mga pong mayor na katuyuhan kan pag-imbitar po sa inyo, makihumapot sa sitwasyon kan ongoing na reblocking as in widening igdi po sa particular igdi sa third engineering district third congressional engineering district idi ko po muna ni pinag sentro ta halos siguro para reyes man an ang sitwasyon pero pinag amaray ko muna na hindi mo nagkita sa satu yung distrito ta primero yaman sa kong distrito na pinagrepresentaran. Kaya ang primero mo pong pag
kihumapot, kumusta po ang status kang widening project igdi po sa atoy distrito? Anong mga lugar pa, anong mga area, station, kung anong apodindo ko yan, ang sa presente, ongoing, and widening project? Marina, aga po. Ako po si Engineer Blaser. Sa ngunyan po, ang widening ta, igdi sa pili diversion po baga. Alas, patapos na po nga niyan. Tapos ini yung along daang Marilicata po sa may Honda sa San Jose, hanggang igdi po yan sa may Anayan. Ongoing po yan ngunyan. Sa ngunyan po, nagkakaigwa kitang problema sa inipunganing mga kahoy saka mga electric post, mga utilities na yaon dyan sa along na naon sa right of way kang DPWH. Nasabitan mo po ang sa presente na ito bang ninong problema. Ano ta hanggang sa presente problema pag-araray? Mayo po gamunin dialogue kayo sa mga DNR, sa opisina kang DNR, Igwa. Sa opisina kang Kasurigo, sa opisina kang Bayantil bago po nagpon ang proyekto? Apo. Ngunyan, Igwa po kaming nag-info kanina, consultative meeting kami sa LGU Kampili. Napag-urulayan po nga niyan. Kadto, naghagay kaming certificate senda, certification na sa right of way nga ni, na kung pwede kaming magputol ng kahoy na ilipat iyan mga poste, mga utilities. Nag-uyon sina na nakakuha kaming certification dyan. In-apply mo yan sa DNR along with bago yan i-implementar project na yan. And hanggang sa ngunyan, ini yung project, ini yung widening and drainage sa Pili along Malika. Mayo pa kaming nakukuha ang certification from DNR. Hali po sa Central Office Tinda. Pero may in-apply po kami kaya na certification to cut trees. Di gusto sabihon, nagpunag mo pag-implementar na mayo pang kalinawan, mapanin Marina Urulay kung talagang aaproban kan DNR sa pagitan LGU, ang sa'yo nag-request na haraliyo ang mga kahoy na yan. Apo. Ang ano po, ang instruction po kayan, i-apply together with phone po yan sa pag-program kang so project. In-apply sabay po yan si pag-apply niya. Sa kami man lang po yan maaraman kung arin si mga tataramaan na kahoy. Sa kami mong pag apply ni certification to cut trees. Pagpun po baka kan clearing na bisita kita, na sukol, siguro kung matandaan takang panahon, magpunig din sa Porsyon Kanaga, ang gabos na mga kahoy dyan, may mga numero na. Kung sabi yun, identified na si mga kahoy na pwedeng halion pag abot ka na widening. Di kung sabi yun, pag programa nindo, kabarali na yan. Kabali po yan. Pero nagpunan project na yaong pan existido pa ang mga kahoy. Eh po. Ano po ang danger kaya sa inyong patrabaho? Ano ang kadipisilan na pwedeng sa puon magpunduman sa kalidad, sa safety kan mga motorista, then po nito na antisiparan ang pwedeng negatibong epekto kayan na dai pa na aaproban kan DNR po kung puputulon o dai, putulon man yan, ano ang maging epekto kang proyekto, lalo na ang kalidad kan pagtinampo? Iyon na nga ni po yan na sasakitan kaya maghagad ng certification sa DNR. Arami man po yan na delikado sa mga motorista sa gabos na nag-aagi dyan. Pero idinagos po kasi ng opisina.
halos suway-suway man po kay ano, may regional office po yan, may district. Arg po kaning sa daang Marilicata ining unyan, sa district po yan. Na-apply mi na yan, kaya lang nahalo yan ng DNR po nga ni Mag. Towning certification. Hali sa central office ninda. Tapir may mga pwedeng follow-up sa regional office. Ang ano ninda, sa central office na halo yan. Pero sa pag-adal ka sa ng opisina, hali mo baga mag-abot ang panahon na itao ang permiso kan DNR sa tabang kan mga LGU, sinimintulan nindo ang porsyon sa may puon mismo kan kahoy. Halimbawa putulon, ano ang magiging epekto kan sinimento nindo ito sa kataid kang puning kahoy? Ang gamot kang kahoy nasa irarom, nakapalibot yan. Pag pinutol mo ang puon, ang gamot kayo nasa irarom, dahil ko lang aram kung pirang bulan, pirang taon bago maglapaan irarom kaya na parte. Na pwedeng bangkausakan pagkaraot man sa nakan sinimento, bako sa naduman sa parting tungod o pirang bitro pahalik naman sa puon. Sa ngunyan po, ang tamang ano po kaya, binabaks po nga ni Ian, tanga ni in case man, dahi siya itong kukonkretohon dapat itong pinaka sagad duman sa puon niya. Dapat binabaks yan po nga ni. Kaya in case man magkaigwang permit na putulon, pwede siyang maitanggal pa. Pirang metro ang distance niya duman sa puon kan pangpaks nindo. Enough siya para maitanggal. Depende sa kahoy, sa kada ko may mga darakulao na kahoy, may saradit. Tama sa puon. Kung gabuton. Oh, si pero ang gambot, dahil taaram ko na hanggang sa in ang yeah, inabutan. Pag mga darakula na. Iyon po yun ang gusto mong i-clarifikar. Ta primero sa yung kampundo, nagarubaga inapritaran, tapos, ang epekto, iyon mo sa nabiging kausa, si itong pigihalatang approval, duman sa pagkaraotkan porekto. Ta may mga sitwasyon po kaya na pag-abot sa mga widening, araportadong maraming mga kontraktor na trabahoon. May mga porsyon nga na dyan na maraming pamanang tinampo, pingaralabot na. Pero, binabayaan. Manlain-lain na kagabatan ng mga motorista ang pinagre-reklamo alagad, garo pauro-otro ang pagpaabot sa inyong opisina na hanggang ngunyan parehas ang problema pagsasapok ang mga motorista. Magpumpo naman sa mga disgrasya kasi iba pang mga peligro na piling agiyan sa tinampo, maging maharalika o kaya naman sa secondary national road, iyan po ano sa mga pinag-aalitan as in pinabot man sa mukan mga nanunungdan. As in naghahabot po sinda kung ano ang status kaning mga postinin kuryente, postinin telepono, na hanggang ngunyan niya po sa tao kang tinampo na sarap pang piling maging kausa na mag-iwinig disgrasya as in piling bawian ng buhay ang sarong motorista. Hindi mo ng Globe Telecom. Good morning po sa Indigo Boss. Tungkol po sa mga utilities along the national road, halawig naman po kami nakikipag-coordinate sa Kasureco. Alagad po, sagkod ganyan po, hindi pa po nakakataong final quotation, naghahagad po kami quotation kung gurano po ang relocation cost per post. Nagkagawa naman po sindang proposal, dahil pa man nga na po approve, yun pong pigtaw sa muyang dahil pa man po nga na approve ang Kasureco, yet yun po ang proposed quotation po ninda na nakakantidad po ang sarong poste amounting to 29,000. Nag-a-amount po siya relocation cost per post amounting to 29,000 plus.
Pigahagad po yan kang Kasuriko sa sinong opisina. Kami po ang naghahagad sa Kasuriko. Kasi hindi po nakakaaram kang... Kamu po ang naghahagad nin pundo? Dahil po, si ano po, relocation cost kang poste. Kasi hindi po ang mas nakakaaram kang detalye kung anong mga gamit na gagastusan, kung anong presyo kang gabos na kaipuan, senda po kami naghagad ng quotation. Estimate? Ayo po. With regards naman po sa ibang utilities, arog ng mga cable, cable post, telecommunication post, padagos mo po kami nagtataw sa ending ng letters for senda mo pong kooperasyon para mo po sa removal kang utilities nila. Tama yung nakabot po sa mayong opisina, dahil lang kumpirmado, kaya gusto mong may iklara sa inyo. Na naghagad ang mandamiento kan Kasuriko nin kompensasyon para po da itabang kan DPWA sa sinapag-relocate kan mga poste pasirin sa tamang posisyon. Arin po ang totoo? Nag-agad kitang ano, post. Yeah. Ano yung sasabihin ko? Kitaan mo, ano, nag-agad kita ng kung gura ano ang relocation cost. Ang DPWH po talaga, ang nag-agad po ng estimate sa Kasuriko kung gura ano po ang sarong poste, ang relocation post po. Araw po sa Pili Diversion, yan why dining mi po, may 55 electrical post kami. Garo po nagkaano naman through negotiation our district engineer saka po si general manager Pante ning about po sa amounting sa 1.639598.70 and 55 post po. Kaya pigahalat mi na lang po an ma ano po an memorandum of agreement ma finalize po ni general manager kang Kasuriko. Pag na finalize na po ito, dadaraon mi man po sa regional office mi po sa Samuyang Legal tay papareview mi man po para magkaigwa na po kaming memorandum of agreement kung graano po ang kada sarong poste sa pag-relocate po. Di ang pundo duman sa widening, sipurado man ang pundo para sa relocation kan mga poste. Iga po kami dyan po sa Pili Diversion, iga po kami ning pundo po naka-alokar po. Pero ang bigang kalas lang po kang kadaklan, na ano ta huring maray ang siring kinalakdang samantalang pwede man sa nang bago mag-phone ang proyekto i-clear na kintiro ang gabos na dalagan para habang nagtatrabaho ang DPWH naghihiro naman ang imbiltong opisina na pwede makaulang duman sa inyong dapat natrabahuan. Before po mag-phone ining ano po pag-programi po nagsurat man po kami sa Kasuriko kaso po nagpasara-sarang lipong manager hanggang nakaabot po kami kay manager Pante diyan na po naano ang negotiation mi po kay manager dakula po nganing pasalamat mi ta parang si Samuyang hinahagad matawa naman po ning solusyon ta igwa pa man po kaming mga project niya na 2016. Sana po maaraman mi na po kung gurano talaga ang kada poste. Tanarig ma-incorporate na po duman sa Samuyang program na ginigibo po. Siguro sa paagi ni... Before we proceed to the query, may I request may I acknowledge the presence of the OIC manager, Mr. Rolando Pante. Please occupy the designated. Sir, please proceed. Okay. Salamat tayo na si Mr. Pante. Together with the representative from the DENR. Di gustong sabihin pala, baka sa pagmanehar ni Mr. Pante, mapadali na ang pagproseso kang sa inyong opisina. Ano po kinasakripisyo ang sa pangalan.
na sakripisyo ang ano kang publiko. Ano, kaligtasan kan mga motorista na habang nahaloy ang pagproseso kan ang buslados, habang naghahaloy ang panahon, ang posibilidad na magdagdag ang mga pwedeng magbuhis ng buhay sa Tinampo, aron niyo pong maray. Aron po katong duman sa banuan ng Ganaman, habang ongoing ang patrabaho, siguro apat o tulo ang binuhay ng buhay por dahil duman sa patrabaho, na konsen nga may mga tuyaw na duman, magpo duman sa mga synergies kang proyekto, talagang medyo napabayaan. Nagkaigo lang din pag-asigaso katong may binuhay ng buhay. Kayo po niyan sa muya ang pinaghaedit dyan na maksyonan dahil na po magdagdag itong mga buhay na nawara, dahil na po namatian itong namatian katong mga taong may kapinsanan o kaya tugang kan mga nadiskrasya. Iparayo na po ninyo mga Diyos na sarap po sa tuya, pero dahil mabali, na dahil madiskrasya. Aral daw po kita nag-aagi naman sa lugar na ito, aral daw kita nagbibiyahe, may po nakaaram. Kaya yun po niyan sarong bagay na pinag-adarami igdi sa pagi po nindo para primero maaraman kung ano ang sitwasyon, kung medyo nahuri ang pag-clearing kayan, hanggang noon rin po ang pwedeng ihalap ng publiko. Sir Pan. Diyos maray na aga po, Sendugo Boss. Ini pong negotiation with 2nd District, DPWH, bali po nasa 2 years in the making. Ano po? Kansi inot na pagtukaw ko, pigasikaso na actually duman na naghiro, and then may nagsalida sa kuya, hindi nakabalik naman ako. Sabi ko ano na nangyari kay Niho. Ta ako po bago ko nakabalik sa main office as the OICGM, hali po ako din dito sa ano sa South area covering the Pili and Milaor Minalabak area, and iyan pong diversion na yan, pira na po ang accident diyan eh. So ini po katapos-tapos eh, as an update po, may pa-receive na sa 2nd District DPWH itong MOA na in principle halos napalish na naman po ito, and last November 25 hindi pa naabot sa Indo, kapot ni si receipt copy, and hopefully ito po mapirmahan na ninda, maibalik sa Muya and mabayad na, and base po naman sa memorandum of agreement, igwa po kami ning 60 days within to implement after the payment kan DPWH, na iyan po ma-relocate na duman. Da base po duman sa MOA, figuro layan minaman kung saan ililipat itong mga poste, and ito po pigtandaan minaman. Tangari ga once na we receive the payment, kung ani kung in less than 60 days matapos po yan sa diversion, and better po. Pero mapang final na pag-rulay, no, may schedule po. Iguana po. In fact, nasa signing na po kang ano, kang memorandum agreement. Sana po mapadali na para ining 60 days na iyo, maka-start na kita dapat po, sa sana po with the representation of our DPWH. Alat mo lang po itong ano, itong signed MOA and the payment, and then we will now proceed to the relocation of those pools. Sa mga anong portion lang po yan, sir? Anong portion kang lugar? Pili diversion po. Hanggang dumasa na muna. Iyo po. Mapakita igdi sa Along Maharlika Highway, Naga City, Suwainaga, National Road, papasiring duman sa opisina ng DPWH. Apo, may papuninda piga ano sa Muya. Ang ano mi po nga ni kaya, katong inat na pag-urulay mi, kung pwede niya ako, bago mag-construct, makaano na kami, magkaigwa na kami ng ano. But with this memorandum agreement, once signed, this will now be the basis, I think, for those other areas na who has the same cases. So sa sunod po siguro,
pag-ulayan na po na for the safety of our constituent and members, bago po nag-widening duman, mailipat na duman sa Agoyan, sa tamang lugar. Yun po yan ang samuyaman pong maot. And in fact, we also informed those telcos na nakasarabit man po duman na i-ano namin itong mga wires dito. May ipong coordination ba? Nag-uulay man po kamukan mga sa telephone company ngayon? Iyo po. Aloy na po yan. Duman po sa sa portion kang Kanaman to Naga City, may ipakitang initial na proposal sa Kasurico kung na rin ito pwedeng i-relocate? Mayo pa po. But sa second district, may plano sinda, I think, in yung sa Magsaysay Road. You will be conducting a road widening. So sabi ko, before the start niya ako kaya, matapos na inyo sa diversion, ilaog na niya ako inyo sa costing, tangarig, kami man, makapag-andam naman gatong sa road widening. Makangalas lang po kaya sa DPW, po tatay na sabay? Oya ang budget para sa widening, oya ang budget para naman sa relocation, o yung budget naman sa mga agya ng mga properties, kung ano ang kompensasyon. Ano po ang... Ini po kayang budget mi po digdi sa Pili Diversion. 2 million po ini, pig-incorporate mi na po ini. Kan 2014 pa pong funding. Kaya hadit na po nga ni kami, tamaanohan na po, tapos na po itong inot na widening kan phase 1, dahil mi pa po na i-implement ining sa electrical po. Sa duwang taon na po nga ni so nangyaring negotiation. Kaya po, singunyan pong sa Naga Calabanga Balungay Road, dahil mi po pig-incorporate si electrical po, tamayo pa po nga ni kaming cost, kung gura ano talaga ang sarong poste, ta kami mampuan maano sa kowa. Kaya ngunyan po, kung matatawa na kami ni manager ning kada poste po, ning cost, sa samuya pong widening digdi sa Magsaysay, incorporate mi na po. Ano po siya? Itong costing duman sa diversion, hindi pwedeng kopyao na parehas man sana? Magkaiba po. Magiba po ano po yan? Kasi nagsaro-saro po kami again with DPWH. It has different sizes. So it has different costing. Ano po? Saka so, depende sa costing. Kaya pandala kaming mag-ano, joint inspection. Tayo pong pig-aano sindang new post. Tayo pong mga depende po sa kan poste. Kay ba nami po ang kasore ko pag survey po. Ngunya na key manager pantay na po. Di kung sakali ang Naga to Balungay Road na yan, medyo demi po nakabali pa ang sa sitwasyon na ma-relocate Tolos. De po kayo nakabali sa program mi po ngani. Dahil po ngani kay ning Mayo po sindang na itatao sa mo yung cost po ngani ka ito. Ang sitwasyon kaya garo, nagpahiwas kita ng tinampo. Tangarig maakomodar ang senyor. Madaling pagbiyahe kan mga motorista, alagad irinanita ang sedang sa diri sa disgrasya. Ipo yun sa mo yung puntulik diyo na dinakulaan tan tinampo dinakulaan tan dyan sa kan mga motorista na madisgrasya kasi siguro kung may mga ko dyan alam mo may isang kulang kong kinaigli sa porsyong kang kanaman ang tinampo may iwas na dahil posibilidad na ang dalagan kan mga motorista magkaigaw ng pag-adjust na pagtuna. Kung minsan di mo maiwasan dyan na mag-overtake ng bigla, ano kang pag-overtake mo yaw ng posis sa tahaw? Siguro, maski na ipatapos ang proyekto, siguro pili na nagbuktakanin mga precautionary measure na dapat gibuhon. Anong nangyari, pagkatapos kan si proyekto, binayaan si poste nakatiwang mo sa tahaw, bahala na kamukang mabunga ka mo dyan, bahala na kamukang madisgrasya ka mo dyan, basta pagkatapos kan sa mo yung trabaho, makubar kami sa DPWH. Iyon po yun sa mo yung gustong ilaog dyan.
Ang gigibon min na lang po, board member, ning ano po, arag na lang gigibon min mo na duman sa pili diversion, napigrala gani po ning pintura. Temporary. Iya po, total po, dahil pa man po siya, ano, 100%, iyaano mi po sa contractor. Ilan po yan ang sabuyan, kuya, na habang ginigibo ang kompletion, manaman lang matagdagan ng disgrasya mangyari. Opo. At least, mas temporary, makahiling lamang kami na nagmamakulog and sa inyong opisina, sa paikang kontraktor, na portihiran man mga motorista. Sabagay po, sabi kang project engineer mi po dyan, talaga pong lalagan, araw po katong ginibi mo sa pili diversion po. Pero po, ipapaabot ko po sa Samoyang District Engineer na mag-agad po kaming pundo na pag natawa na kami ni Manager Pante ng, ano, ng relocation po kayan ano. Ako po nga ni nag-aagi man dyan ang permi. Kaya siguro, habang pigtatapos ang proyekto, bukta ka ng temporary ko yan. Opo. Kaya namin po. Itong warning sign. Warning sign o reflectorize araw itong ginibo sa magsaysay, pero temporary lang. Iyo po. Ano mi po ngunyan pag ano mi po sa office? Ipabot mi po sa sa construction po, sa implementing office. Hindi po pagkasa ko yan, nahiling ko ang DPWH aktibo sa pagbaklas ka itong mga binabuktak ng mga pilalag sa busti, itong mga advertisement, itong mga banner. May, ano po yan sa Kasurigo? May koordinasyon ang DPWH sa kaan ang sa inyo pong opisina, lalong-lalo na pag-abot sa sentro kang siyudad ni Naga. Iyan pong activity iyan, iyang pagtatanggal ng mga streamers, mga signages na nakalag sa mga poste. Activity po yan kang maintenance ng DPWH. Iyan po may department order DO 73-0-2004 na iyan po pwedeng tanggalong kang DPWH once naka-protrude siya sa right of way, nasa laog ang right of way. O, tanggal ba kang, tanggal kang mga poste kang kasuray ko, nakalaog sa RRW? Iyo po nga ni. Kaya, sa ngunyan, give po kaming action kung paano iyan na i-relocate sa luwas kang right of way. Since ngunyan, nagkaigwa naman ni ining sa Pili Diversion Road, siguro sunod-sunod naman po yan, gabustang right of way, hindi sa daang Maharlika, masosolusyonan ta na po. Yeah, Mr. Chairman, ang gusto kong sabihin, kung may koordinasyon ang kasuray ko sa DPWH, pag-abot dyan, ihabot ka lang po, sir, kung aram mo ang DPWH, ang kasuray ko nagtataon ng permiso, nagkukuanin permit o clearance ang mga negosyante sa kasuray ko para makabugtak. Kung yes. Sabihin, pigahanap buhay na kang kasuray ko ang mga poste na kung saan nga bawal, tasakop kan RRW kan DPWH. Ay, di po. Mayo po yan. Para sa pag-aarami po, mayo po yan. Pero di po dyan nagtataong. Sa rumbagay na gusto iklara sa itong dong opisina na kung may koordinasyon, tahirak mga ito nagkakabit naman na may permiso as in may bayan sa kasuray ko, pagkakabit ahali yung kan DPWH. Ano ang sitwasyon ko yan? Tatangkas din doon. Nasa rito ba eh? Siguro, pag-ulayan mo po ang bagay na yan, kami po talaga, nagsisingil kami kayan sa poste, kang kasuray ko ito, gabos ng kakabit yan. Kung may ordinance ang DPWH regarding that matter, siguro, pag-ulayan mo po. Para ma-harmonize bagay itong ano nila. Bakusan na po karang ordinance yan, o national law, tang ordinance po, city ang ma-implementar ka yan? Sa muya po, DO 73, kang Department of DPWH. Executive Order. Department Order. Department Order. Oh. Kasi siguro mag-iguanin kamo sa kaan kasuray ko na kung paano mapatama yan.
sa Indo, bawal, alagad sa sarong opisina, pinagtutubutan, as in nagbabayad. Okay, siguro po, Kuyan, i-discuss na lang siguro in detail siya. Kasi may mga may provision man yan na allowing itong mga streamer, may sizes po kaya yan allowed. So hanggang dumansa naman yan. Not totally ban itong Kuyan. Igwa po, magang ano, igwa man pong nag-a-apply kayo sa mo, si mga streamers, may application po yan. May ina-approvean man po kami kaya na mga permit. Cross the road. Opo. May mga provisions. Okay, sige. Ta nalis kita naman sa Kuyan. May sarap po pong Kuyan, pinaabot sa mga problema. Pag-abot pag di sa banwa ni Pili, ta nasa Pili naman sana kita, nasa diversyon na, ilaog na nagdi sa may Old San Roque kan banwa ni Pili. Hindi pong portion kang sa may tulay kang San Roque to anayan road. Ini pong tinapong iniyo, iyon sa mga pinagahapot. Ano po ang purpose kang pagparalamuto na yan? Ano talaga yan? Para dahil na magkakuha ng ibang kontraktor? Si maglabot kaya yung mapatrabaho? Iyan po, kasali ang katong sa drainage na paano. May concreting man po dyan. Kaya lang, iyan po si pagpuon katong kontraktor. Ang pagkakaaram ko po, dahil siya naka-coordinate sa project engineer sa DPWH, kang pagpuon ka yan, na iyan, dahil man dapat kuta babaklas, dahil man kuta dapat tatanggalon. Sa ngunyan, naka-ano man sinda na, iyan, re-rebind in the, on their own cost. May pong target date kung no rin yan i-repair, kakalason? Day kapunapot si project engineer niya. Iyan ang kuminsan makakalas. Pag-abot sa bidding, nag-aragawan. Pag-abot sa bidding, irinutan. Pero pag-abot sa trabaho, pag nakuha na, babayaan. Ay po. Sarap pa po, iyang si contractor dyan, delayed na maray po nga si patrabaho ka sa ngunyan, dahil siya nahiro po. Lately lang siya nagka-igwa na naman ng activity. Kaya po na nahaloy iyan pag-ayos kaya. Mayo pong poder o kaya ngipon ang sinong opisina para ini mga kontraktor na mga pabaya, alin mo ha, iban, o kaya sabay, mahanap yan ang ibang kuyan, mahanap yan ang ibang pangaran. Pwede ko sabi yun, sa side ng pagmonitor, dahil po nito natataan ng penalidad ang sinigan ng mga kontraktor na pabayaan. Actually, ining kontraktor po nga ning ani, may liquidated damages na po yan, expire na po yan. Nang usangon niya, nag-pa-fine na sinda ng liquidated damages. Dahil yung pwedeng Kuyana, i-cancel lang yung kontrata, ito sa ibang kontraktor. Tapos meron nagsasapok naman ni Kuyan, ni kasakitan, si mga taga-barangay. Bukosan mga taga-barangay, kundi mga motorista. Iyan po pala sa Kuyan, pag-imbestigar naman, lampas ng 2 bulan, araw yan ang kamutakan. May porsyon dyan na talagang, iyon na po ito, sabi ko sa bago, ang epekto kang gamot kang kahoy. Igo dyan, sarong porsyon na nagtukal na, por dahil lumas sa gamot kang kahoy na nagdadakula. Na iyon mo na ng, iyon mo sa nang kausa para magabaan ginastusan na tinambo. Kaya po nga ni iyan drainage na iyan, kung kalabaan na iyan. At pinag-apply mi mga sigabos dyan na kahoy, pinag-apply mi ng certification of cutting of trees. Kaya lang iyon na kung ano ito, na haloy sa DNR, Mr. Chairman, Central Office. Mr. Chairman, yan po, may taga DNR? Ano po ang status kang application kang DPWS tungkol po dyan sa mga pinag-request nila na inagiyan as in tatamaan kanwede ning kan DPWS po?
please use the other microphone. Good morning po sa lahat ng all honorable members of Sangguniang Panlalawigan. I'm Forrester Daisy Terciano, OIC Technical Services Division po ng Penro Camarines Sur. Regarding po doon sa mga inapplyan po na humingi po ng permiso ang DPWH sa DENR, actually po, meron po talaga silang mga application. Since 2013 pa po, yung naging issue kung natatandaan natin, ito pong SAVE 618 at nadagdagan pa ng ito pong trees dito pamula Naga hanggang Pili. Nagkaroon po kami dyan, nagkaroon sila dahil isa po sa mga requirements ay yung public consultation sa mga stakeholders. Kaya po pamula noon, hindi lang po dito sa Camarines Sur, pati po sa Cebu at iba-iba pa pong rehiyon ng Pilipinas, marami pong mga NGOs at iba't ibang sectors ng society ang tumutol po sa pagputol ng mga punong kahoy sa atabi ng kalsada. Subalit nito pong subalit kahit hindi po wala pong mga approved na permit ang DPWH, hindi ko po alam kung sila po ay nagpatuloy doon sa road widening. At noong pong August 11, 2014, nagkaroon po ng memorandum galing po sa aming secretary na sinasabi po dito na yun daw pong lahat ng application, babasahin ko po itong number one. Ang instruction po nila ay return to DPWH all applications for ECC and tree cutting permits for road widening projects and require the following: in-depth review of the feasibility of the road widening projects, consideration the possible options including realignment and road improvements, thus avoiding tree cutting. Then comprehensive consultation with all concerned LGUs, civil society organization, and communities stakeholders. Then, nakalagay din dito po na only tree cutting applications endorsed by DPWH secretary shall be accepted and acted upon by the DNR. So, yung pong nangyayari sa ginagawa po na mga yung pong kaya sinasabi nila na napakatagal ng approval ng DENR kasi po wala pong mga endorsement galing mismo sa secretary ng DPWH. Ang nangyayari po, pinapa-endorse nila doon sa mga barangay captain. Halimbawa po, ang kanilang proyekto ay nasa barangay A. Si kapitan ng barangay A, magagawa po ng resolution yung council na ini-endorse po sa DENR. So, ibinabalik na naman po yan. Sasabihin na naman namin po ito pong memorandum na ito. So, nangyayari pa balik-balak. Then, meron naman po na yung district engineer nila, sila naman po yung magre-request. So, mangyayari po, ibabalik na naman po. So, kaya po ngayon, yung pong kanila naman, since siguro po, nagdiretso yung proyekto nila, even wala pong permit dahil hindi naman po nila pinutol, so siguro natabunan na din po yun. Kaya sabi nyo nga, until now, wala po kaming ini-issue na permit para sa tree cutting kasi wala naman pong nasunod na requirements sa ngayon po. Pero yung pong totoo na sila po talaga ay, sabi nga, may mga applications po. Kaya lang, yung pong mga requirements, dahil nga po dito sa, sabi ko nga, hindi lang po sa Camarines Sur, kundi sa buong Pilipinas, talaga pong ang daming mga environmentalists, hindi lang environmentalists, ibang sectors ng society, iba-ibang organization na tumututol sa pagputol ng puno. Dahil bakit? Dahil dun po sa ating climate change. Yun po ang ginagamit nila. Subalit, nagkaroon din daw po ng pag-uusap ang ating mga regional directors ng DPWH at DNR. Nagkaroon po ang advice po namin at saka binigyan po ng technical assistance din na ina-advise sila na kumuha din po ng technical personnel para po ma-present sa tao yung ano yung magiging sitwasyon, or sabi nyo nga, nagkakaroon, it could be possible na madami na or ilan-ilan na ang naging aksidente. So yan po, sabay-sabay na dapat ma-present din, maipaliwanag during public consultations ng DPWH. So, upang sa ganun, yun naman pong ibang sektor ng society ay mabigyan linaw din na hindi lang alam natin yung importance ng trees, kung bakit hindi putulin, pero yung i-create, sabi nga, na aksidente or danger sa mga motorista.
tayo naman siguro po dito, halos lahat naman ay dumadaan dyan sa mga highways na yan, sa may mga puno. So dapat po ay maipakita upang sa ganun po, yung mga kinukonsulta natin ay maunawaan din ano yung importance ng pagpuputol nitong punong kahoy na ito, bakit siya mahalagang putulin upang sa kaligtasan. Then, meron naman pong sabi nga, may solution naman dyan. Dahil po sa isang punong puputulin ng DPWH, meron pong pinirmahang memorandum circular, joint memorandum circular, ang DPWH at DENR at DSWD, na kung saan po ang isang puno ay papalitan po nila ng 50 to 100, depende po sa puno kung anong klase. Kung yung pong mga fast-growing species lang, 50 po. Pero yung mga halimbawa, tulad po yung mga nara, yung mga nandyan na matatanda na or malalaki ng kahoy, 100 trees po na puno ang dapat itanim ng DPWH. So kung masusunod lang po yan, yung pong mga requirements, naniniwala po ako na mabibigyan po yan ng permiso ng DNR. Base po dito sa ipinalabas nilang memorandum circular. Kasari po nga, nakakita po kayo ng Bicol? Actually, ito po. Nakakita na ng Bicol? Nakakita na ng Bicol? Opo, opo. Gusto ko lang, Mr. Chairman, kasari po nag-ano yan surat? Anong pizza? Yung pong memorandum na ibinigay ay August 11, 2014. Ito na po yung, sabi nga, pina-return po, pinabalik lahat ng applications ng DPWH dahil nga po sa nagkaroon ng, sabi nga, ay pagtutol ang iba't ibang sector ng society, hindi lang po dito sa atin sa Camarines or kundi doon po sa ibang lugar ng Pilipinas. Kaya ang mismo pong secretary, siya na po nagbigay ng memorandum sa mga regional directors natin. Okay. May ano pala? Malinaw ang anak ng DNR na pag in-endorse kang secretary, mas madali. May I request if the body also furnish that memorandum? I see. So that they can also aware of that for okay. For information. Yes, sir. Thank you. So we will furnish po ang sanggunian panlalawigyan plus po yung ano, kung sakaling wala pa rin po yung sa DPWH. Baka pumaya pa DPWH, baka... Iba na po kamo kaya, kopya? Pero I'm sure po, meron dahil po, isa po sa sila po yung nag-joint ano dito. May memorandum circular po ang DPWH at saka DNR. So, thank you very much po. Ano po, sa totoo po talaga, pag napon po ang project me, na consultative meeting po kami sa kada barangay po na nasa sakupan kang project. Kaya po, nag-aagad kami ng certification sa barangay captain na no objection and no road right-of-way problem sa cutting of trees po. Pagkatapos niyo po kaya, naagad naman po kami certification sa LGU po. Tapos po, aning sinasubmit mi na po yan, may straight line diagram. Basta po, si may mga ano po nila requirements, sinasubmit mi po sa region. Pag kumpleto na po ang requirements mi, ang region na po ang nasubmit sa central. Arami po yan na ang maulay na po kayan, ang secretary kan DP saka secretary kan DENR. Kaya po, may tulo kaming project po na pigahalat na kumpleto po, pig-endorse po ni USEC Romeo S. Momo ki Honorable Ramon Pahe kan secretary kan DNR po last June 23, 2015. Ayo po yan ang cutting of trees kan San Jose Bridge Approach na 29 trees, tapos po ang Balatas Flood Control 62 trees and Inipong Daang Marlica 63 various trees. Kaya po kan last November 10 po may nagdyan po sa kuya sa DNR ang ini-inspect pa po lang ninda si San Jose Bridge Approach lang po. Si Dua po, pigahanap ko, mayo pa po daan na abot si ano ninda, si communication. Kaya pigahalat mi po, sana, ta si San Jose Bridge Approach po, na-inspect na, inimampung sa Daang Marli kami, saka sa Balatas. Mr. Chairman, may I? Yes, the Honorable Gentleman. Naramdaman ka po sa interview ni, ano, ni classmate ko, ni Joe Sabal. Ang sa talamo niya duman, pasil, pinapadipisil. Ano po? Inarumduman ko, base duman sa pigsabi kang representative from Zendro, DNR,
Sa sitwasyon ko niyan, Mr. Chairman, mahiling mo na maray na may pagkukulang po ang DPWH. Tainot-tainot, haloy na pala itong joint memorandum of agreement. Nakonsign, kamo po mismo kang, kamo mismo kang DPWH, aram nindo na ang requirements. Pero tama itong sabi ni BM Julia. Ako po kaya, panugangan ko before contractor. Mga pinsan niya, gabos contractor. Nag-mayor po kami dua, kami ni Ninda Boots, Ninda Bukal Boots. Nag-mayor man kami sa Muya mga Banwaan. Ama ko nagpara-mayor man. Arami po ang mga transaction and kung ano-ano pa mapadapit sa constructions kan building o kaya pavements. And aram tang mga requirements. Pika padangog ko po ang mga ang argumento nindo subago. Eh, madali on masarap po baga solusyon. Kundi paulit-ulit sa na po kaya kita na nangyayari na pig-justify ita si sa tuyang departamento na blame kita sa ibang apektadong departamento kan sa tuyang gobyerno kabali na ining DNR tapos ang Kasoreco. Ta, ang concern po ni Bukal Julia, simple yun sa naman na maray. Padaba niya ang kahimanwa niya, padaba niya ang kamarinisod, habo niya may madiscuss siya. And bago po ko ta talaga kita dapat nagpun kung anong mga projects, alam niya yung mga payments, dapat ko ta na, si dapat ang requirements, pig-comply ta muna. As in, kita nagpapun. Ano ta sinambit ko sa bago na dati akong alkalde? Ta sa project, araw kayo, pa-air na tan eh. Kung mapwede na i-bid tulos, i-bid na, miski maipas yung mga requirements. Pero pangit na maray, ta, nagkakaig ko kitang road widening, ta nga ni mas mapadali ang flow kang traffic sa gabos na tinampo na sakupan kan sa tuyang distrito kan sa tuyang probinsya. Pero sa sitwasyon na po na iyan, nakonsign igwan yung mga poste na nakatindog, igwan yung mga kahawin na nakatindog sa actually tahaw na nga iyan shoulder ining pigiribo po na ini eh mas makakrear yan in trapiko. Ang masakit pa po kayan talaga ang at stake diyan ang buhay kang sa tuyang mga motorista. So sa puntong iyan nasuggest ako ta may man pwedeng mangyari may ning tatapusan. Nasuggest ako sa nag-imbitar sa sendo sa kuyang colleague na si board member Julia na magpasa kita board member ning ordinansa na consign day pa kita day basang pwedeng mag-construct o kaya mag-kuyaning mga ning tinampo. Kung mayo ang gabos na requirements, pwede po yung gibuhon ta board member Julia, suggestion ko yan sa imo. Ta otherwise, sa maabot na taon, sa maabot na bulan, may mareklamo na naman sa tuya, masabi na ano ta daipig, ano ta nagkaigwaning construction ng pavement, igwapan ning poste, igwapan ning mga kahoy. Pero kung igwa kitang ordinansa na kung sain mas safeguard ta ang buhay kan sa tuya mga katugangan maging sa barangay sa banwaan sa satuyang probinsya siguro dahil sila pwede magpuon ang DPWH kan sa indang project na mayo ang gabos sa requirements lalo na pag-abot po digi sa kahoy asin sa poste. So siguro Mr. Chairman i-consider yan ni board member Julia sa maabot na session ta magpasa kaya ning ordinance sa mako sponsor po ako yan nangali yes. Sa nang maputerta ang buhay kang satuyang mga kahimanwa. Salamat po. Thank you, the Honorable Gentleman from the Partido, Honorable Pakamara. Please proceed. Magiging kagabat ng lagun ni para sa tuya po gabos. Pero sa ikaray kang publiko, gigibong po yan. Pero ang sarot naman na pwede siguro ang itagdag ba sa request o kanto ni BM Pakamara, siguro na adang utangon niyang para parehas na mas madali pala na apurban kung sekretary to sekretary na ang mag-ulay. As in, endorse na kan sekretary mismo kan DPWH. Siguro yun ang pinakamadaling paagi sa pagproseso kan approval. Totoo na talagang kung kinakaipo itong mga barangay permit, LGU clearance, gibuhon, pero itong pinakamadali ng paagi, yung dumas ay taas, na aram tanangon yan, aram na kalabang saro, na pwede man palang mapadali. Kaya yun ang sana po yan sa mga gagana, Mr. Chairman, siguro gibuhon kan labang opisina ang dapat na gibuhon para dahil nagtamag-abot naman sa punto na magkaiba ka pa rin kasakitan na sa tuya yung pinag-atupang trabaho.
Yes, the Honorable Warren Senior, may recognize also. Thank you, Mr. Chairman. Follow up lang, Mr. Chairman, sa DNR. Please proceed. Madam, sa DNR, Pedro. May tatanong lang ako, Madam. Kasi sabi mo, yung bawat puno depende sa klase. Kung 50, papalitan ng DPWH, kung puno sa highway, or kaya pag magandang klase, mga 100. Saan naman, based sa agreement, saan ilalagay yung 50? And papano ng DPW, saan itatanim yung 50 o kaya yung 100 na yon, kapalit na yon? Base po doon sa joint memorandum circular na pinirmahan niya po ng DPWH, DNR at DSWD, ang DNR po ay may isa set aside na area na ito pong tinatawag nating NGP sites or yung National Greening Program. Under po doon sa National Greening Program. Then, doon po, nakapaloob doon na ang DPWH, let's say may pinutol po tayong 10 puno, di ang kapalit po niyan ay 1,000. Kung halimbawa 1,000, meron pong area, identified area ang DNR, ang DPWH po, doon yung tataniman. Then, meron pa pong nakalagay po doon sa memorandum circular na kung sakali po, pinilot pa lang po yun sa Region 8, ang DPWH po ay mag-transfer ng pondo sa DNR pamula po sa survey mapping and planning, seedling production, planting, hanggang protection and maintenance po noong i-re-replace nating punong kahoy doon sa pinutol. Magta-transfer ng puno. Paano kung hindi mag-transfer ng pera ang DPW? So, yun po yung nakapaloob po doon sa... Kung hindi sundin. Po. Kung hindi sundin. So, siguro po, yan po ay nasa pag-uusap ng ano natin, ng kung ano yung magiging sanctions. Kasi sa ngayon po, wala naman po... Meron nung bang nag-transfer silang pera? Have you identified areas already? Opo, in the Bicol region, saan? Sa meron po tayo dito sa area po ng Sipokot, nasa Lubigan po. Lubigan Senior, Sipokot po. Sa Lubigan. Opo. Kasi po, yan po ay dahil nga po sa nagkaroon ng mga public consultation like dito po sa San Fernando na kung saan ako nga po ay personal na naka-attend, ang tanong nila ay, saan itatanim yung mga i-re-replace na puno? Ang unang-una po kasi, kung merong area, sa limbawa, let's say po, sa San Fernando, meron po silang tataniman doon, itong sa LGU, doon po natin ipatatanim. Kasi ang ano natin is ma-replace yung mga pinutol. Then kung wala po, meron pong mga identity. Ano yung usapan? Basta lang magtanim? Magtatanim o dapat po. Buhay yun? Buhay po hanggang pong, anong age? Hanggang pong protection and maintenance, inaalaw po ang ating pong requirements dyan ay hanggang 3 taon po. Dahil po sa 3 taon, siya kung sa ano, kung sa tao, medyo siya po ay makakasurvive na sa loob ng 3 taon. Then ang DNR na po, as part ng management ng environment, ng mga forest area natin, ang DNR na po ang kung sa ano, sa management po niyan. So sa area, nakapag-identify kayo sa Lubigan? Opo, meron junior, po kami. Junior doon sa Lubigan? Opo. Junior o senior? Junior o senior? Lubigan. Junior po, junior. Opo. Sipokot lang ang na-identify ninyo. Wala kayo doon sa ibang... Meron po tayong mga NGP sites. Kasi sa ngayon naman po, sabi niya, wala pa pong mga malakihang kung saano yung mga, halimbawa, let's say, yung mga kagaya nito pong sa, sanang isa po sa pinakamalaki noon, ay ito pong, yung pinakita dyan, ito pong nagapili na 681 trees. Oh, yung mga 681 trees, hindi, kung sakali maputol yon. Saan sila magtatanim? Opo, meron din po kami dyan sa ano, may site po kami dyan sa Mount Isarog. Kasi ang ano po natin, yung mga timberlands, ang ating pong priority areas. Kung yung pong mga sabi niya, yung doon sa nung kalsada, nung sa pinaka-road right of way, kung wala na pong bakante dyan, kasi nung pong ipinresent din ng DPWH, sila daw po ay required din talaga na magtanim doon sa tabi ng kalsada. So, doon sa Lubigan, meron na kayo doon parang nursery? Paano pala yung pati nursery, yung pera galing sa DPWH? Opo. Ng nursery? Opo. Pero sa ngayon niya po, wala pa pong nangyayaring ganun. Hanggang ngayon? Opo, wala pa po. Meron ba kayong inaprubahan na yung sa expansion ng road, inaprubahan na for the cutting, iputulin? Meron na bang pamula po nitong 2014, sa amin pong opisina ay wala pa po.
Nationwide, wala pa? Sa nationwide po, hindi ko po masyadong sigurado yung data. Pero ang pagkakaalam ko po, meron po silang pinilot sa Region 8. Region? 8. 8? Opo, Region 8. O, kumusta naman yun? Sir, sa totoo lang po, hindi ko po alam yung kung ano po yung proseso nangyari doon. Sa atin, Kamsur na sa lang. Sa ngayon po, wala po. Wala pang naputol. Wala pang transfer. Wala pang pinuputol. Before po nitong may naputol na po yan. Dahil po noon sa level ng may nabigyan po tayong mga permits noon. So, ilan ang naputol? What year? Yung anong year yun? Before 2013 po. Tsaka for the expansion, early 2014. Ilan ang naputol? Dito po sa parte ng, pag hindi ako nagkakamali, Beberon po. San Fernando. Parang San Fernando po. Hindi ko po, sir, masyadong kabisado yung data dahil hindi ko po na-scan yung ano. So, kung meron na, naputol na doon. Opo. Dapat ilan ang equivalent noon na ang tanim? Requirements mo noon, dahil nandun po ay mga Jimilina, ang inano po namin doon ay 50. 50 kada isa. Opo, ilan bang pinutol na parang binigyan ninyo ng permiso? Yun nga po, sir, hindi ko masyado pong kabisado yung dahil po sila, nag-ano po yan, by project. May mga ibinisinabit po sa amin na mga project nila, meron yung pong iba na aprubahan, yung pong iba, yun nga, na pending dahil pina-return na po ng aming secretary. So, mga 2013 yon. So, hanggang ngayon, wala pa rin tayo from the DPWS fund transfer? Wala pa po. Wala pa. Wala so, pa wala pang replacement yon hanggang ngayon? Nagkaroon po ang nag-re-replace po, yung iba po ay nagbibigay po sila ng mga plastic bags, yung ibang mga entity, yung iba naman po ay yung seedlings mismo. Kasi sometimes po, yung mga ibang, yung before po, na nagpaputol. Based on the agreement. Diba, akala ko meron tayong based on the agreement po. With Apo. DPWH. Ang usapan. Sa ngayon pag, po, wala pa. Sa ngayon, wala pa from DPWH. Wala pa po. Meron siguro nagkukusa from the private sector. Para kapalit siguro noon, talaga yun. Apo. Once ba yun nilagyan na nila, complied na ba ang DPWH noon or based on the agreement, susundin pa rin. Dapat po, kung bibigyan po ng permit natin ang DPWH, dapat po i-comply nila. Pero sa ngayon nga po, based din natin po sa narinig nila, natin sa kanila, wala pa po kaming ibinigay na permit to cut sa kanila dito. Ano dapat ibigay nila? Anong una sabi mo? Yung survey, ano tawag doon? Survey mapping and planning po, so yung cost po para doon. Expense and cost noon. Opo, may mga expenses po. Seeding production. Ano bang ginagawa survey mapping? Parang survey kung saan yun? Opo, kung saan po itatanim, kung saan po alin po ang puputulin, sunod, kung ilan po, okay, yung mga inventory po ng trees to be planted at saka trees to be cut. Okay. Then, yung pong seedling production na kung saan yung pagpo-produce po nila ng seedlings. Parang nursery. Oo, sa nursery po. Okay. Then, yung pong planting mismo. Then, yung pong protection and maintenance. Noong itinanim po natin. Kung sakali ba, hindi may agreement. Apo. Paano na, dyan na? May nursery. Apo. Paano kung merong sumunog nung nursery? Ay, sinunog hindi ka niya? Kasi ang mangyayari po nito, yun nga po dito sa memorandum circular, ang DPWH po yung mag-transfer yun ng funds. Yun nga, may agreement. Okay nga, ginagawa naman kung gagawin ng DPWH, may nursery na, gastos na, sinunog. Ano po yan? Doon? Kung saano, responsibilidad po yan dahil wala naman po, hindi naman po natin responsibilidad din. Kung ng DPWH, kung sila po siguro, kung sakali pong sila ang mag- transfer na yung pera sa inyo? Ay, kami po, sa kung itinransfer po yan sa DNR, ang DNR po ang bahala so, niyan dahil fine now, ang ano yes, po natin. It will now become a program of the DNR. Opo, opo. Ang involved lang DPWH is money. Opo. With regards with the implementation, lahat lang pera, ta-transfer sa inyo, pero DNR pa rin, yung magpapatakbo nun, pati nursery, production, hanggang planting po. DNR pa rin. Opo. With supervision po ng ng DPWH para po nakikita. Kasi yung pera nila. Opo. Nakalagay po yan as to kung paano ginastos, ano yung ginastosan, yun ano nga, po yung mga tanong, activities. Paano kung sinunog? Yung nursery pa lang, sinunog na. Anong gagawin ng DNR? Kung sakali po, yung sinasabi, senaryo, sinunog, sa palagay ko, sa ngayon naman po, with yung our plantation sa NGP na nag-start pa po ng 2011,
kami po ay wala pang instances or mga insidente na sinunog po yung nursery. Siguro po sa plantation nagkakaroon po. Saragay, wala kayong alam sa Ragay? Sa nursery po, wala. Sa nursery, wala. Pero po sa plantation po, meron. Opo, sa plantation. Opo, kasi wala namang nangyari doon sa plantation kung sinunog. Kasi po ganito, ang amin pong ang plantation po, ang scheme ng DNR, meron po tayong mga partners. Na kung saan, yung partners po na yan, sila po ang magre-replant ng area na nasunog na yan. Opo. Kagaya nung Saragay, nangyari, I don't know kung aware ka nun, Saragay. Opo, opo. Alam mo yon na opo. Merong NGO na sinunog. Meron po. Oh, ano nangyari? Anong program ba yon? Under ba ng DNR yun? Opo, under po yung National Greening Program na kung saan po, yan po ay 3 years. Ang programa po ng DNR sa NGP, dapat po may 85% survival. Yun sa case po na sinunog. Oh. So, ang ano po ay, they are obliged to replant the area. Yung para, NGO? Opo, yung pong NGO or kung halimbawa kung sino man pong partner, implementers natin doon sa area. Opo. Ah, ganun yun. Obligado. Opo. Obligado po. Ngayon, may replacement na ba sa sinunog? Yung meron pong area kami na yung isa pong partner ay nag-replant na. Nabisita na din po namin. Pero meron pong isang area, yung pong tutukuyin ko na po sa inyo, yung daw pong Kabadisan, kami po ay dito during the validation, hindi po pinaakyat yung team. Dahil accordingly, meron daw pong peace and order problem. So, yun po yung nasinertifyan naman po. Maraming fish doon, wala naman order. Oo, yun. Kasi as may certification naman po na ibinigay, so baka po magpapa, kung saan yung sabi niya, eh, medyo palilipasin po ng konti yung ano, dahil siyempre hindi naman po natin ma-force na sinertifyan. Palilipasin mo, for how long? Kasi ang ano po naman yan is palipasin. Hindi ko po sinabing palilipasin. Yan po ay constant na nagkakaroon po ng validation. Then kung hindi po paakyat din doon, nahingi po ng certification from doon sa, it's either po doon sa mismong BLGU sa Philippine Army. And sometimes meron po kami mga partner NGOs na nagre-report po sila mismo doon sa sangguniang bayan ng Ragay. Kapag sinunog ulit, continuous ko, paano na yon? Ang tayo po ay kung sa totoo lang, tayo po ay sana'y magiging positive na kami po ay as much as possible talagang ginagawa naman natin lahat yung effort. Kaya lang kung talagang sometimes merong area na talagang sabi nyo nga ay sinunog na sinunog. Meron po kami ditong instances dito po sa Balumbon, Calabanga na sabi nga hindi na po mag-prosper, nakailang ulit na. Nakailang nag-replant na. Even nag-mowa na po kami sa Philippine Army, but still, sabi nga, pagkatalikod, talagang hindi mo malamad yung ano yung mga nangyayari dyan sa area, idinrap na po namin yung project. Pero sabi nga, mga parang isolated case. Sa buong projects po ng sa Camarines Sur, iisa pa po yung ginawa namin ng action na ganon. Then dito po sa Ragay, naniniwala naman po kami dahil napaka-supportive naman po ng LGUs dyan. Dahil po yung mga marami po kami mga projects dyan, hindi lang po sa DNR and even po yung mga from international NGOs. Isa po namin sa binibigyan po yan ng pansin dahil po dito sa, sabi nga, ito pong Kabadisan Mountain Range na isa pong napakaganda pang area sa Ragay. Na sabi nga, isa pang mataas pa yung biodiversity niya. And yung pong source ng water dito sa along the sa municipality and adjacent area ng Ragay, ay siya po yung nagsusupply pa ng tubig. Kaya po kami po ay hindi tumitigil, sabi nga, ng paggagawa or pagpuprotekta ng dyan lalo na sa area ng Ragay Kabadisan Mountain Range. Overall assessment, yung program, regreening program ninyo, okay naman ba? Sa Camarines Sur? Sa Camarines, overall assessment. Overall assessment, sir, so far okay naman po siya. But still, we are trying to increase the person survival. Kasi po sa nangyayari po ngayon, may mga areas kami na medyo mababa yung person survival ng seedlings sa kadahilanan po ng mga, sabi nga, yung pagbabago-bago ng klima. May mga issue po tayo na sabi ay mali yung time ng planting. Subalit yun po ay hindi po natin masasabing mali yung time. Dahil lang po sa yung dati, ang ating pong ano kasi, ang rainy season natin,
Before po, talaga nagpapatanim na tayo ng pamula July hanggang December. So, balit po ngayon, even dyan po sa period niya yan, meron pong sometimes magtutuloy-tuloy na sobrang init. Halos hindi umuulan. Even siya ay sa pattern natin, siya ay rainy season. So, kaya po, nagkakaroon po ng ganong mga, sabi niya, problema beyond sa ating control. And ang ginagawa po natin, talagang yung mga partners po natin, ay they are obliged. Na sabi ko nga, ay mag-replan po sa mga areas na yan. At sa yung mga activities nila, sabi nga, at the end of the project or at the end of the day, dapat po sila ay, ang area nila ay may 85% survival, yung mga itinanim po natin, yan po ang sabi nga pinakamababa nila na dapat ma-attain, plus yung pong area planted nila, dapat ito pong ating mga area na kanilang sabi nga kinontrata or nakatalaga sa kanila, dapat po yung mataniman. Saka nalaman ko sa iyo na pwede naman palang aprubahan yung request nila, kaya lang dapat ang mag-request yung secretary. Ng DPWH. I-endorse sa inyo, mag-endorse. I-endorse po ng secretary. Secretary. Without the endorsement from the secretary ng DPWH, opo. Wala, hindi yun action ninyo dahil nakalagay doon sa... Nakalagay po doon, pinare-return. Opo, very clear naman po doon. From the secretary ng DPWH. Opo, galing po sa kanya. Sana, kapag na-aprubahan yun, yung program ninyo, kasi pera lang naman ang hinihingi sa DPWH eh. Opo, opo. Di ba? Para sa program na yon. Mm-hmm. Yung pera, madali yon ilagay. Opo. Kaya lang ang maasikaso natin, kapag naputol na mga ito, dapat masiguro-siguro na talagang magkatanim tayo. Opo. Siguro, dapat lahat na solusyon gawin natin. Opo. Upang yung kapalit, mm-hmm. Kaya nga po, yun nga po ang ano namin, is kami po ay nakikipag-ugnayan din sa mga LGUs at saka sa mga, and even hanggang pong BLGUs at saka yung sa DSWD na kung saan, ang gagamitin po doon ay yung mga miyembro ng 4Ps para po yun po kasi yung nasa programa ng DNR, DPWH at DSWD. Para din po, sabi nga, mamonitor natin yung compliance at saka sino talaga yung beneficiaries nung proyektong yan. Baka siguro may nakalagay kasi yung karatula siguro, pati amount nakalagay siguro ang karatula ninyo. It could be... Kaya siguro nakaproblema. Kaya tingnan mo ang DPWH. Wala nang amount sa mga karatula. Siguro po na. Sa mga projects. Wala na yung mga amount sa mga lugar-lugar. Wala na yung mga amount. Hindi nila nilalagay yung mga kasi amount. Sometimes, sabi nga namin, nauunawaan din naman po namin as agency kasi yung pong mga, sabi nga, mga ibang kapatid natin na nandyan sa palipaligid. Why don't you sit down as an agency tapos yung contrary with them? Siguro maintindihan naman yun. Opo, naniniwala po kami dyan. Dahil po sa lahat ng proyekto natin ngayon sa DNR, ay may IEC component na po. Kailangan mo nang maintindihan ng mga partners, ng mga tao, ng mga yung stakeholders na tinatawag natin, mga communities, yung ating proyekto bago tayo po magsimula. Kung kasi ano pag hindi napalitan, kasi kawawa naman tayo, puputulin yon, may kapalit sana, tayo rin na magkuhan yun sa in the future, tayo rin na magsisisi nito. Sana maging kuhan, maayos yung kuhan, maging yung kapalit. Mm-hmm. Tapos sana yung DPWH, maghanap ng pera. Ang daming pera ng DPWH. Mag-fund transfer na siguro. Nagbigay na kayo ng programa sa kanila. Parang request na kapalit noon. Actually, yung pong nasa memorandum circular, nandun po, nakalagay po doon kung paano yung gagawin, kung paano yung pagta-transfer. Kaya lang yun niya, sabi ko nga po sa inyo, naka-specify po noon, nakalagay pa lang po doon yung sa parang i-pilot project sa Region 8. Sa ngayon po, yung sa DNR, hindi pa po wala pang kung sa ano, malinaw na kung... Ako tingin ko, ako suggestion ko siguro sa agreement, mas mabuti pa sigurong isinama ninyo sa agreement dyan ang LGU. Apo. Pwede sigurong i-transfer ang pera sa LGU and then under your supervision. So, i-supervise ninyo, munisipyo siguro or barangay, whatever, kung ano agreement, kasi baka loaded na kayong masyado as a department. May mga greening program kayo. Tapos yung kapalit. Ito lang sigurong kapalit ng kahoy. Mm-hmm. Yung area. Kasi dapat, kung gagaya naman puputol sa San Fernando, doon naman dapat pumunta yung kapalit sa San Fernando. Si Pukot area, pili. Kung saan siguro yung area, nandun yung puno,
doon naman dapat yung area ng kapalit. Oo, actually diba? Po sir, yan po talaga yung priority. Sabi nga namin na yan yung mga priority areas. Dito muna, actually, kung saan po, una muna sa barangay. Sometimes po wala nang plantable area or wala na pong available area sa barangay. So, lipat po tayo sa munisipyo. Kung saan o, within the municipality, let's say, sabi ko kanina, San Fernando. Then kung wala po, ano yung adjacent area? Then kung talagang wala po, saan yung mga possible area na ang unang-una po nating priority, yung pong tinatawag natin, sabi ko, National Greening Program Sites, na kung saan yan po yung proyekto ng ating gobyerno na from 2011 to 2016 na tayo po ay may massive tree planting. Ilan so, ba? Ilang million ba yung target ninyo? Ang ating po sa buong Pilipinas po ay 1.5 million hectares. Sa buong Pilipinas nakailan po. Nakailan na ba yun ngayon kayo? Po? Based on that ilang years na, nakailan na kayo sa 1.5 hectares? Sa ngayon po ay mga 90% na po sa buong 90? Pilipinas. Opo. Dahil po yung 10% na lang, more or less, yan na po yung natitira natin sa 2016. Magkano ang costing nun? 1.5 hectares na yun? Nursery, pati lahat, pati yung 1. Years ang cost so 1. Po niyan ay 10,000 per hectare for 3 years. 10,000? Opo. Per hectare for 3 years. Kasi po, yung scheme na yan, may kasama po tayong tinatawag. So, inabot mga 15 billion? It should be, or more than po. Kasi noon pong una ay meron po tayo diyang social mobilization under the NGP na kung saan we're trying to mobilize lahat po ng sector ng society, lahat ng agencies. 18 po na mga kasama po dyan, lahat ng agencies. Subalit medyo nung nito pong nakaraang mga taon, nagkaroon po ng pagbabago na kung saan ginawa na po natin yung ang scheme ng National Greening Program ay yung tinatawag pong Comprehensive Site Development. So 90%, siguro meron pala tayo, more than 1 million trees. More than 1 million na po, opo. Ilang edad na ng mga naandyan na mga trees? Buhay ba yon? Ang ano po natin is almost 1 billion trees na po ang nakatanim sa buong Pilipinas, including po yung mga mangroves natin, yung mga kabakawanan. Na-audit ba yon? Na po, talagang pwede yung puntahan, isa-isahin ang puno? Opo. Kaya sila po ay, tayo po dyan ay may mga controlled maps, meron po tayo dyang mga polygons na kung saan and kung saan po nandiyan po yung mga tinaniman po ng mga ng National Greening Program. Kompleto po yung records natin from species, number of seedlings, kung nasaan pong area. Iba pa yung El Verde movement ng province of Camarines. Opo, meron tayong po, hiwalay. Iba pa rin to. Iba po yun, sir. Iba po. Ah, iba pa rin. Opo. Iba po yun sa National Greening. Yung pong El Verde is in support po yan doon sa National Greening Program. Pero yung pong mismong as ang DNR po, as lead agency, meron pong target na 1.5 million hectares ang DNR. 1.5 million hectares. Million hectares. Opo, ang DNR so ang trees, buong, billions of trees na pala na ito. Opo, billion of trees po. Ang edad niya ngayon, yung mga ilan? Nagsimula po tayo noong 2011. Anong pinakamatanda, based on your assessment, anong pinakamatanda? 2 years old, 3? Hindi po. Bali ngayon po, fourth year na niya. Pang-apat na taon na po. So, may mga 4 years old na? Opo, may mga 4 years old na po tayo, yung pong naon ng 2011. Yung pong, kasi noong 2011, may initial po tayo sa Camarines Sur na 3,000. So, kung buhay yun, paano yung mapapakinabangan yung talagang tree na yung magukuha na sa mga baha? Anong edad ng kahoy? 10 years old? Pwede na yun? Actually po, kung yung sa in terms ng yung pakinabang as to hold ng, mag-hold ng water, even yun naman pong maliliit pa, yung capacity niya, mga ilang years, sabi niyo, 5 years, yan po ay nakakatulong na. So, balit hindi pa niya mamamaximize yung kanyang pag-hold ng mga water. So, 10 years ako, from now, by that time, senior citizen ako, makikinabang na rin ako sa programa ninyong ito. Opo. So, by that time, 10 years from now, wala nang baha. Sana po, hindi na tayo magkaroon ng baha dahil sa, so, yun naman pong ibang aspeto ng ating areas na sabi niya, hindi nasasakop po ng ating gobyerno, nagkakaroon po dyan ng mga pagkakaingin. Yung pong sa mga AND at saka sa mga private lands. Kaya, yun po yung ating ano, yun po yun eh, kasi hindi po yan sabi, hindi, wala po sa ating... So, hindi pa rin pala sigurado
pag 60 years old ko, senior citizen, wala na ba? Hindi pa rin. Oh, dahil, may kaingin issue pa rin. Dahil po yung areas ninyo, let's say yung inyong private lands, hindi nyo, yung ibig sabihin, hindi nyo po inalagaan. Hindi naman po natin yan pwedeng ikaw subayin ko na ganito ang gusto mong putulin yung iyong puno. Let's say yung pong mga private lands. Pero, ang lahat po ng puno, even planted in AND, in private lands, sabi nga, title lands, lahat po dapat pong humingi ng permiso sa DENR. Kahit po yan ay pribado, kahit po yan ay kayo ang nagtanim, permit lang po ang kailangan. Pero pag nyog, PCA, hindi na PCA sa'yo. Na po yan. PCA, hindi apo. Na sa'yo. Okay. Apo. Thank you, Mr. Chairman. Sana maging apo. Punto. Thank you po. Okay, magka-pan-transfer na. Maraming pera ang DPW. Yes. After Honorable Senior, may I recognize also before Attorney Simando, Honorable Nupra, this proceed. After that, Attorney Simando. Thank you, Mr. Chairman. For clarity, Mr. Chairman, but ko lang pong ilinaw, ano po, sa satuya pong mga ginagalangan na bisita, sa mga, si Sepo nag-representar kang DPWH, digdi? Kapo. Sa Kasureco, sir. Okay. Ini po ang gusto kong linawon. Tama daw po ang pagkaintindi na ang DPWH mabayad sa Kasureco para sa pag-relocate kan mga poste. Tama po. Tama po. Tama po. Okay. So kita po baga aramta na people's money ang punduhali sa DPWH. Tama na po. Okay. Ini po ang concern kan na kadakol na tao, kan mga concerned citizen, kan na probinsya kan Camarinesur. Sa issue po kan mga poste kan Kasureco, tano po tama bayad ang DPWH sa pag-relocate kang mga nasambitan na poste. Ano pang base po nito? Ano kaya kaya silang kaputan ko, sir? Ha? Ako po taga 2nd District, taga Libmanan po ako. And nahihiling ko po, kadako ng mga poste kang Kasureco 1, ang kinaipuhan na ilaag sa may gilid na kanuma. Talo po taginibo yan. Para po makaluwas duman sa easement ni Napod. Bako igaw po kitang easement na dapat irespeto. Okay. Nahapot ko po. Dapat daw po na ibayad ang people's money kan pundok ang DPWH. Sa mga poste kang Kasureco na pig-install na kaloog duman sa inaapod ng mga easement, dapat daw po nabayaran yan. Nasa local easement. But sabi yun, dapat nga ni Dave binugtak ang posting engine. Dapat daw, nabayaran niya. Yan po napot ko. Anong base nindo kung sakali kang DPWS na babayaran nindo yan na nakalaog sa easement na dapat mayo yan duman. Sige daw po, linawon daw po nindo tabi. Okay. Good morning po. Dumasapot kung tanong tamabayad. Tapos sa hapot na ano ang basihan kang Kasureco 2, taano tamabayad. Igwa na po kita ng Republic Act 10531 na under Section 10 kang Republic Act na yan, basahon ko po, mandates, powers, functions, and privilege of ECs. In addition to the mandates, power, functions, and privileges accorded to electric cooperative under the EPIRA, and the IRR and pursuant to Section 16, Paragraph J of PD 269, as amended by the Act, the ECs are hereby empowered to construct, acquire, own, operate, and maintain electric sub-transmission and distribution lines along, upon, under, and across publicly owned lands and public thoroughfares, including without limitation, all roads, highways, streets, alleys, bridges, and causeways. In the event of the need of such lands and thoroughfares,
for the primary purpose of the government, the EC shall be properly compensated. So for this purpose, the DOE and the Department of Public Works and Highways, DPWH, shall, within 180 days from the effectivity of this IRR, issue implementing rules and regulation to carry out the preceding section, consistent with the issuance of the ERC on cost recovery. So, ipubagayan ang tigbasihan ni, and this has been our discussion kung kaya po nga ni inipong sa pili diversion road inabot ni almost 2 years ano po. And nagkauruyo naman po kami ta kumbaga nagharanapan man po kami ng basihan kung taano tama singil na. So kato po baga request lang lipat na. Aro po kaya. So si yan po ang kasimbagan mo ta siyapot ko po baga ano ang naaraman po nitong base. So ito po ang kasimbagan mo sa kuya. Sa DPWH po, ano pong masasabi malindo? Kaning malinaw. Ang kasureko nagpaliwanag sa DPWH. Ano man po ang pinagbabasehan nindo, ta dapat ka mong magbayad, magpalos ng kwarta kang gobyerno sa pag-relocate kang mga poste na nakalaog sa ismen. Ano man po, tabi? Through negotiation po, iyon na nga po itong MOA na napag-agrihan na itong ibabayad para sa relocation, transfer katong mga poste. Bako yan na base. Ang pig-site po subago ni Mr. Pante, lay ito, Akta Republika. Utrong ko pa na po. Gusto mo po, takong itong simbag mo po, akin ang ikunta. Ang pinagbabasehan lang kang DPWH considering itong base sa MOA lang. Sign gikan ang mga rasones, pundasyon ka itong MOA na ito. Yan ang istorya mo sa kuya. Ano po, naara mo yan o dahil? Dahil magdamprang kakalagod. Ang urule po kaya sa district engineer mo na po, Mayo po. Ako po, Mayo ko personally duman sa pag-uruli na ito. Dahil ko po, kabisadong maray itong about sa payment. Okay. Sa sitwasyon po ngayon, naintindihan ta ka po. Ini yan, papakiulay ko po bilang saruman na taxpayer. Pwede daw tabi sa isyong inimpig-raise ko. Pakaintindi po nito sa DPWH. Kung tama o nadadapat o dae ang gigibunin doon pagbayad. People's money, sabi tangani kayo. Kwartata. Oh. Ang punto po digde, duman sa ismen, dapat, mayo dumaning poste. Yeah, now, ang mangyayari, sa pagdalagang kang panahon, kay po ang nagamito na kang gobyerno, lakbangan ang tinampo, iguan ang nakabuktak na poste, so yun na naging problema. Ngunyan, ang mangyayari, mabayad pa ang DPWH para sa pag-relocate kang nasambita ng mga poste. Yan ang sitwasyon. Ano po? Pwede daw, sir, na paki-intindi po nito. Kung talaga, tanganin po kami. Hindi kami nagsasabing sala ka mo. Ang punto ko lang po, bilang salang taxpayer, dapat daw na mangyari ang bagay na yan. Ibabase ta sa kapinunan. Ano ang nainot? Ang tinampo o ang poste? Ang tinampo. Tinampo. Okay. Actually, ibase ta naman sa harukin eh. Tano ta duman po sa distrito ko, ang nahihiling ko po, kadaklan, lalo yan sa may highway, kay po na ang kasurekuan, magbuktak ng poste sa may tao kan uma. Para irespeto lang ang inaapon na ismen. So, nakuha mo, sir? Apo. Ano pong masahan ni Sento kayo po? Sa actually po, sa DO73 ka, DPW, Series of 2014, iyon na po nga iyan, pinagbabawal iyan mga pagtugdok ng mga harong establishments, mga paglag ng mga poste sa within the right of way. Iyang inapod po nga ng ismen. Okay. Iyan po, bawal po talaga yan. Dapat mayo po dyan ang kasoreko, mga telcos, mga... O di, yan, malinaw, aram mo po yan. Ang ngunyan po, anong masasabi nito sa sitwasyon na siring? Takay po ang ngunyan, ang DPWH, mapulas ng kwarta para sa pag-relocate.
Iyon na po nga niyan ang pinaghaloy ng pinag-urulayan ta hanggang ngunyan. Okay. Mayumista. Ngunyan pa lang po, nasusolusyonan. Ang aram mo, sir, ako nabanggit ko lang nita kasi po, ubo ko mamaga na itong makalawag sa kompromiso kung si Simon, ang mga signatories dyan, ang mga mabayad dyan. Ito bagang para man sana po sa inyo yan, ito pares kita sa gobyerno. Ano po? Ayan, bahala na po kamo kayan. Taguro na hiling ko, medyo talaga may mga bagay pa dapat tinawan dyan. Kaya pinagpa-plantya man po nga. Hindi, man po kami nag-aano na mapierde ang kasuray. Kundi, magpungaro ka ng punto ko. Kundi, itong sa tama sana. Tama po, Sir Engineer Pante. Sir? Kaya ano po nga ni pinag-negotiate ni man na mai pwede pong, si tama. Na, sa tama, okay. Ta-dispensa po, tapos na. Pwede pong mataanan po nito kaming update next week kung ang isyong yan po, malinaw na. Sige po, okay po. Ano po? Sendo po. Sir, ma'am, sa okay representative ng TPW, salamat. So before we proceed to the Honorable Simando, Sir, pero si Dr. Figuracion, ma, before, Atty. Simando, si Dr. Figuracion, maapot pa. Okay. Before we proceed, please inform the DPWH to update. Before we proceed, please update the request of per request of Honorable Nupra. So, may igwa ka mong legal department sa regional office. So, siguro baka makaagad ka mo duman opinion pertaining to that para ma-update as per request by Honorable. Then, please proceed, Honorable Simando. Yes, sir. After that, the Honorable Boots Figuracion. Tungkol ini duman sa mga kahoy na pigputol sa gilid kang highways. Tano, di sa DPWH ni, mayo ka mo ning supervision sa pagpatanom ka ng mga kahoy dyan sa gilid ng highway. Ta, anong nangyayari? Pagtanom sa kahoy, nagigilugod na problema. Dapat, the planting of trees beside the highway, nasa easement, must be duly supervised and monitored by the DPWH to avoid this kind of problem. Takunde ko tayo nito pigtugutan na magtanom ng kahoy duman sa mismo sa edge kang highway, na yung problema, dapat rin nindo may distance ko tan tama. Ungon nga na nag-away din ng kamo, naging nindong problema ang kahoy. And ano ang sa indong policy ngon yan? Ta nagka-problema na, pigharali so kahoy, ano naman ang policy nindo sa pag-utro pagtanom? Simpleng bagay ni, pero ang simpleng bagay, milyones ang nalulugi sa gobyerno. Representative from the DPWH. May I know the representative from the DPWH? Sangunyan po. Sangunyan pong nagtatao na naghahagad yung permit sa mo in case man ma-tree planting sinda. Kaya tumayong permit, halisendo? Pero mayo po akong aram ngayon. Yun ang nangyari. Lack of coordination between government agencies. Yan kayo mga tree planting na. Siya ang nag-initiate kaya. Aling tree planting po, sir? Iningalong National Road? Hindi sa gilid kang tinampun. Ayun na nga niya ang problema ta. I think, Attorney Simando, during the time of bagong lipunan pero President Marcos. Yung nga, pero gobyerno manggaray nag-initiate. Yes. But dapat ko ta sa tree planting along the highways should be duly supervised by the DPWH. Nga hindi nagkagawang problema ang araw kayo. Siguro, sir, Marcos years pa yan, eh, Mayo. O ano nang kami kayan. Ano nang policy nindo? Sa ngunyan, sir, bawal po yan. Dahil po kami nagtataong permit. Sa right of way, tapos nag-widening nga po kita. Nag-hagad kitang tree cutting permit sa DNR. Dahil naman po kami nagtatawang permit kayan. Na so, mayo na sa Along Highways, mayo na ning Along Highways, pero luwas po sa right of way me. Ay, yun na dapat. At kung ginibong kayo, di mayong problema. May I know, excuse me, sir, may I know if the yung pinaka-sukol from the ano widening, ano ang tamang sukol talaga? From the center of the road, depende po yan sa classification. National Highway. National Highway na po. 30 yan. 30. Daang mahal so dapat, sir. That, then mayroon 15, tayong 15 po. So, bali 30.
So yun ang pinaka-maximum in national ano highway. Basta po ngunyan, sir, pag nagti-tree planting, na ano po kami sa DNR, inaano na po kami duman sa on-site po sa Del Rosario Curie, Pili Camarinesur na po. Ta kami po, nag-tree planting ngunyan na year, twice na po, duman na po kami pigtao sa Del Rosario Curie. Ayun, dapat kaya may well-coordinated ang... Permi po kami nagpapaaram na po ngunyan sa ayun, DNR. Tama yan, tanganin, so distance is ma-maintain. Opo. Ta kadakulang problema ning kahoy na ini. Igdisa na sa area Campillo, sabi mo 1,600 trees na puputulon. All these trees are within the are located within the easement of the highway. Oh. And DNR na po ang nagtataw niya kung saan pong site. So there, so we, there should be a policy. May I know if that inquiry part of partido? Or in all widening projects. Minsan baga sa partido, iguamanin mga pigpuputol na kahoy along the highways. So this problem is not limited only sa Pili or Naga. All throughout the countries, iyon ang problema, duman nga ni sa nitong lugar sa north. Kadakol man duman nagpuputulo na kahoy. I have also a question on the representative of the DNR. So please proceed, the representative from the DNR, ma'am. The representative from the DNR. May I also request to some inquiries pertaining to the environment department. Good noon, ma'am. You are a representative of the DNR representing Naga or region? Camarinesur. Camarinesur. So you are aware of the tree planting activities digdi sa Camarinesur? Yes, sir. Sponsored by the DNR? By the DNR? Lead by DNR. Lead by the DNR. Within the period of 5 years from now back, how many trees were already planted by any organization or even the government? Piranang kahoy ang naitanong? From? 5 years. Five years back. So, 20 by 2011 po ano. Actually, sir, around 20 hectares times mga 2 million. 2 million? 2 million seedlings. Okay. What is the survival rate? Ang survival rate as of now, average is 80. Last validation of DNR is 82%, but 82%. Our target is 85%. Dapat kaya may monitoring yan eh. Mm-hmm. Ang iba kaya na-observeran, may napakatanong, tapos na. Mm-hmm. So, tanganin na man masayang ang project. Mm-hmm. Dapat there should be an aggressive monitoring of the project, tanganin ang survival rate mag-increase. Mm-hmm. Diba? So your target now is 85% mm-hmm. survival rate. Yes. Thank you. Thank you. Ay, madam, by the way, may agreement ka mo sa mga eskwilaan? Mga sa DepEd, pertaining to DepEd? Meron po tayong mga memorandum of agreement with different schools. Different schools? Sa dito sa Camarines. So aside from your from the Department of Environment, dahil pa yung account yung mga volunteers? Meron po tayo, kasama na po doon, dahil yung pong early part ng NGP, nag-mobilize po tayo ng mga partners from mga schools. Kaya lang po, medyo yung resulta is after nung planting, hindi po nagkaroon ng mga, sabi nga, protection and maintenance. Dahil po doon sa unang scheme ng NGP, yung tinatawag nating social mobilization, nagkaroon lang po, minobilize lang natin yung mga estudyante and other sectors, other agencies.
ng planting, but yung pong sa aspect po ng protection and maintenance, yun po ang medyo naging mahina doon. Yun ang weak points na nakita po. That's why ngayon po, ang scheme ng NGP ay yung pong tinatawag nating comprehensive site. So, kumusta sa ano, Kamsur? Through, ano, kumusta naman sa Kamarinisul? Sa ngayon po, yun nga yung pong status ngayon. Sige-sige pa po yung ating replanting at saka protection and maintenance po sa mga plantation areas natin. I think Governor Mix also very much willing to help the magplant ng mga trees, ano? Opo. Nagkaroon actually po, just last week, nagkaroon po kami ng pagpupulong with yung technical staff ng Edmero. Ang ano po namin is kung paano talaga mapoproteksyonan. Ang initial po namin ay itong Karamuan Peninsula. Kung paano po... Siguro, Madam, mayroon kaming chairman sa Committee on Environment very much willing also to attend your program para Apo. At least the dissemination of the your program also will also dive to that. Ay, okay. So any other thank you, Madam. Any other inquiries? Thank you. The Honorable Figuracion? No. Okay. Lords, considering before we proceed, thank you very much to the representative from the Department of Environment, the Department of the PWH, the incoming pagbabalik, the manager, the vice manager, Mr. Rolando Panting, and the rest of the guests. Thank you very much for being with us this inquiries as per request by the Honorable Nelson Uria. So 1 minute precise. Ay, kipa ko. Hindi na siya nagkukasupo yan kung hindi. Hello. We now resume the reference of business first reading. So under first reading refer to the appropriate committee. Yes, the inclusions. The Honorable Simando, please next item. Circulars, letters and other communications, F3. O sige na, may bisita kami si Mapod ako sa Moran kanya. Sige. Okay. Circulars, letters, and other communications. Mr. Chairman, may I move that items F3A and F3B be referred to the appropriate committee? Under F3A and F3B. Refer to the appropriate committee. Next item. Next item is review of municipal and city resolutions and ordinances. May I also move, Mr. Chairman, that items A4A to A4G be referred to appropriate committee. Under for review, municipal and city resolution and ordinance from A4A up to A4G. Refer to the appropriate committee. Calendar business. Mr. Chairman. Yes, the Honorable Nelson Unia. May I request that F4C be transferred to other matters for some clarification. Other matters. So A4? A4C. A4C refer to other matters. Other matters or? Or... For information. So, next item, the Honorable Majority Floor Leader.
Calendar Business Committee report of Committee Honorable Senior. Yes, the Honorable Warren Senior, the Chairman of Committee on Finance and Appropriation. Thank you, Mr. Chairman. There's only one item, Mr. Yes, Chairman. Yes, so proceed. Mr. Gatti is the... This entitled, the title of the ordinance is an ordinance authorizing the general fund annual budget of the province of Camarines Sur for fiscal year 2016 in the amount of 2,933,004,451.75, covering the various expenditures for the operation of the provincial government for fiscal year 2016 and appropriating the necessary funds for the purpose. The recommendation of the committee, Mr. Chairman, is that is for its approval, Mr. Chairman. In a second. I move for its approval, Mr. Chairman. Second. Yes, duly seconded by Honorable Nupra and Honorable Simando. They said resolution ordinance is now considered approved. Next item. This is for the day. Inclusion of Honorable Pakamara. So, Honorable Pakamara, you are recognized. What item? Yes, Mr. Yes, proceed. Okay. Governor, Mr. Chairman, is so energetic, aquarius, so generous, with a big heart. And masabi ko na sarong bisyonaryo. Takong siya na gusto niya po i-flip ang pagbuhay kang sa tuya mga katulangan di sa probinsya. And with that, Mr. Chairman, I move for the approval of a resolution authorizing him, Honorable Governor Mix Villafuerte, to purchase 25,000 sacks of rice from the National Food Authority relative to the continuing food assistance program, food for work scheme of the El Verde project, pathwalk construction and other small infrastructure related project, debt assistance and stockpiling of rice in the event of occurrence of natural or man-made disaster and calamities as a component of the environment and climate change adaptation program, and as incorporated in the annual investment program AIP of the provincial government of Camarines Sur, be approved. In a second, duly seconded by Honorable Nupra, they said the resolution of Honorable Pakamara is now considered approved. Thank you, thank you. Inclusion of Honorable Simando. Yes, the Honorable Simando. Yes, Mr. Chairman, this is a resolution authorizing the Honorable Governor Miguel Luis R. Villafuerte to negotiate, enter into, and sign for in behalf of the province of Camarines Sur a memorandum of agreement with the National Housing Authority relative to the implementation of housing projects in two relocation sites located at Maikatmon, Milaor, Camarines Sur, and Mambolo Nuevo, Mambolo Bio, Libmanan, Camarines Sur. May I move for the approval of this resolution. Duly seconded by Honorable Nupla, Honorable Figuracion. They said the resolution of Honorable Simando is now considered. Other matters. Other matters. Yeah, yan po gali. Yes, the Honorable Nilson Uriang, the gentleman from the 3rd District. The item, Mr. Chairman. F4C. F4C. Resolution number 015-079 of the Municipality of Magarao, Camarines Sur. Resolution providing list and specific location for the construction of pathwalks and footbridge in the amount of 900,000 pesos, charitable against 20% local government development fund of Magarao, Camarines Sur. Gusto ko lang talagang inform on body, Mr. Chairman. May kopya kita kang what about the secretary, provincial secretary? May request, Mr. Chairman, copy. Yeah,
Yes, we have also copies of that resolution. Gusto ko lang i-inform on body, Mr. Chairman, that yung pasanagda sa proseso kang review. But I think three projects are already implemented. Concrete patwok and footbridge at Karangkang implemented. Concrete footbridge at San Juan and concrete footbridge at Barangay San Pantaleon. Tanong ko lang din na idea, Mr. Chairman, ng pag-iriba na minangalas kita kunta daw ta dyan binugtak as in dahil pangani approve an pinag-implementar na as in hindi po sa construction na footbridge at San Pantaleon siguro ang labak kang kali dyan mga 800 meters ang laba kang sarong barangay pero ang existing na tulay dyan, lima binugtakan pa rin sa robali anong na medyo nagangalas kita ta ang prioridad na pigiling ko duman sa samuyang lugar duman sa mga farm to market na area na kunasayin ang paraoma duman ang pangaipo. So, we are now referring to refer to the appropriate committee? Yes, Mr. Chairman. Study now. For, what are now the pleasure of the majority floor leader? I think the suggestion of Honorable will be now referred to the appropriate committee. To the appropriate committee, as Mark? Yes, the Honorable Warren Sinyan. Mr. Chairman, at a glance, can I comment at a glance? Yes, telling proceed. One, Mayo, okay man, 20% development fund pathway, pwede, gapos man pwede. Kaya lang, for it to be charged sa kuyan, 20% development fund, on the issue na napuuna na, okay lang. Dahil once ang budget na aprobaran, like for example, kita, we have approved the budget, pwede kita mag-implement na, although pinireview kang DBM Regional Office. Ang danger lang dyan sa mga banwaan, kung ang pig-submit nila, like for example, local development fund, cha-charge mo ngayon school building, o kaya stage kang schools, na di pwede yan ilaag sa 20%. I-charge sa 20%, yan ang problema kang LGU. Pero kung ang mga projects, items, allowed by law, without itig-bidding na ninda, pwede. Because for a municipality to enter into a paglaog sa bidding, once may appropriation na, that iguan na silang authority to bid. Like for example kita, once we approve the budget, we are giving the governor the authority to bid. That's the authority, the appropriations. Now, subject to review by DBM sa tuya, ang problema talang, once we implement the project, na dahil pwede, pwede sa allow kang DBM Regional Office. Tapos sa tuya, mga munisipyo, yun ang problema ninda. May mga cases, nagbibidding sinda, on review, pwede sa allow ta, tada pwede mag-charge duman. Pero on this case, patwalk... So, as long as the project included in the 20%? Allowed by law. There's nothing, Kuya Mayo, dyan. So, without no pressure of... No violation. Mayo, maning violation. Although they can bid, pwedeng implement na sinda. Ang problema daw, kung may piglag sindang item dyan, mamaya ako nailing, ang kung piglag baga ngayon, daycare center, they ain't allowed. So, dapat identify the project. Kung nilalagay ang stage, sa eskulahan, they allowed. Yan ang problema nila. Kung pig-bid na nila, pig-implement, pig-bayaran nila, that's their problem. In EU pathways, okay. Build bridges, footbridge, okay. So, without the pleasure of this... Anyway, subject for... Just for clarification. Just okay. Sorry, just for clarification. May ma-review So, if any other...
There being no other matters to be taken up, Mr. Chairman, may I move for the adjournment? Decision is now adjourned.